Hi guys! Good day, good afternoon, good morning, good evening. Kung nasan man po kayo ngayon, I hope you're all doing good, safe, healthy, and happy! Ayan, today po ay nandito ulit tayo sa garden. At today ay babalik ang Masiterra team. And this time, ang gagawin naman po nila yung ating living wall with direct sunlight ng mga halaman. So ito yung talagang exposed siya to direct sunlight ng mga na living wall, no? Unlike this one, ito po ay nasa shaded area po yan. Ayan. Hindi po sila direct sunlight, but they are getting bright indirect sunlight, no? Indirect sunlight po ito. So, yung next living wall po na i-install ng Masiterra will be a living wall where we have plants there na direct sunlight po, no? So, I will share with you. Ayan, pupunta na tayo later. I think parating na sila. So, pupunta na tayo dun sa area where we will build yung ating third living wall with, of course, our experts from Masiterra. Ayan, pupuntahan natin in a bit. So, see you! And so, dito natin. Let's go. Ako, from there, ayan. Ayan, guys. So, dito sa area na ito, ayan, sa taas po natin ilalagay yung ating living wall. Ayan, dito akyat tayo sa taas. Lalagyan natin ng living wall para pag-akyat mo sa taas ay yan siya. Look at that area. We're going to build a living wall there. Kita natin yung living wall dyan. So, yan. Ito guys. I'm so excited. Wala pa siyang laman ngayon. Later, you will see beautiful plants in that wall. Ayan guys. Ito na ang mga halaman. Ito na ba? Okay. Wow. Ayan na guys. Dito. Yes, wow. Ito, naku. I'm so excited. Ayan na guys, ang mga ilalabagay natin. Ito po ang mga direct sunlight, itong mga halaman na to, no? Diretso sa araw. And they will be happier and healthier kapag nakakakuha sila ng enough sunlight. Yan! Wow! Wow! Yes! Ito pa na kayo. Ayan. So, tinignan ko na itong mga halaman na. Ito na pala lahat ng halaman na gagamitin. Wow, ayan. Ito mayroong ibang kulay. Yes. Guys, ito na ang lahat ng gagamitin ng halaman dun sa ating living wall. Ayan, guys. Sa taas. At may chiflera. Ang daming chiflera. Rooted na itong mga. Yes. So, wow, ito na. This one's 8 by 8. Oo. And then this is the cloth. Ito yung cloth na gagamitin. Yep. This is what we're gonna be using. Tapos ito, this will be where? The grid. This one's gonna be here. So dalawa? Dalawang grid siya. 7, 8 by 8. So this is gonna cover the whole wall here. Ayan, so ito, this one. Oh, this is our plant grids. Ito this yung grid. So, iba siya. Oo. Talaga. So, iba itong grid na to compared yep. Dun sa ginawa natin or dun sa baba. Philodendron wall. Oo. This one's basically more an ornamental wall. Pero ito, this is 8 by 8? Yes. So, the entire wall ba? We have a little bit of gap. But basically, it's 8 feet by 8. So, ito, makukuha niyo yung buong wall na yun. Guys, so, Mark is hello. Back. Ayan. Ready to install na. Ayan, ang dami bang nagtanong sa'yo, Mark, dun sa living wall na ginawa mo. Oo, ang daming nag-message din sa akin and asking how much. Tuwan-tuwa sila dun sa ginawa mo na living wall, yung ating living walls doon. Yeah. And I'm sure matutuwa sila dito. Ayan, ito na guys, yung pang mga halaman natin na direct sunlight, no?
We're basically choosing the ones that could really withstand the sun. Mm-hmm. And at the same time, it doesn't grow that much. Dapat palash lang siya. Okay. So eventually, it's gonna be like a full wall of plants. Okay. So we need to like trim it, no? Tama ba? Or medyo light trimming, not like, grow that much. Okay. Sige. Siguro once every 3 months, ganyan. Sige. So less maintenance siya. Yes. Okay. We just have to water them every day. Yes. Oo. Sige. Ayan, excited na ako. I-share namin sa inyo yung progress. Ayan. So, see you later, guys! See you. So, they are now installing the fabric. Ito yung fabric na ganyan pala siya. Saan ang fabric? Kinakabit na nila. Kinakabit na nila. Ayan. Ayan na po tutuloy yung tawag mo. It's okay. Ayan na yung fabric. This is how it looks like. It has anong pockets. Tawag? It's actually called Duracloth. Duracloth. From Taiwan. So, where is it? Ayan. This one's very durable. And it has, I could give you 10 years warranty for this. 10 years? Hindi siya mag-disintegrate. Ah, talaga? Kasi normally, the cloth like this, kunyari, or normal cloth, if you make it into a pot, natutunaw siya eventually, like it decomposes. This one's really, really tough. Mm-hmm. And ayun, it could hold moisture and then it basically just lets the water through. So yun. Para sa ano talaga yan? For design for plants talaga. Plants for vertical talaga. Gardens talaga. Ah, we have okay. Two suppliers, one from Taiwan, one from Switzerland. Mm-hmm. Si Switzerland, mas matibay siya, kaya lang mas mahal lang konti. Kasi that's the one that we use in tall buildings. Mm-hmm. Yung side ng building na mataas talaga. So, sobrang kapal nun. Pero for normal, ano, like, siguro mga below 10 feet, kaya na to. Mm. Para affordable si, ano, sige. Si plant wall. Wall. Living wall, oo. Yes. So, ayan. So, basically, this is two layers. Actually, kaya na lang isa, but we wanna make sure talaga na okay siya. So, ayan, we double it, and then we fold it. And then, this is how it enters. So, we make pockets like this. Now, we're using this very thick metal, as you can see. Here, does it support all the way so that it would carry all the weight of the plant. Mm-hmm. So this is how it's pero the plant meron pa rin siyang ano the everything's still intact there. So, so it's it like means parang ito parang naka-pocket pa rin siya. So yes. Like this ito in short here. Oo. Ayan. Pwede mo yung isa. The green one. Ayan, guys. So, para kaming may ano dito. Ang laki pala niya, no? Oo, pwedeng mag ano dito, selfie, ano. So, this is how it looks like. Basically, we wrap it using this cloth. Uh-uh. And then, here's how tough looking it is. Oo nga, ano, ang tibay. Yes. Ang tibay niya. That's why it's called Duracloth. Duracloth. Yep. Oo, so how does it look? Paki, ano mo nga, ikot. Ito, basically, ayan. That's how we wrap it. Pero technically, nakaharap. The soil pa rin is there. Mm-hmm. Usually kasi, we produce we propagate the plants mm-hmm. with, we're using, what do you call that? Rice hull. Ah, that's rice lighter. Hull. Kaya lang ngayon, super dami ng projects. Hindi na namin nahabol. So, pero as much ito? As possible, rice hull talaga. Some of it are still in rice hull, mm-hmm. but some of it are medyo, ayan, may lupa siya. But ah, this so one's may lupa. Okay. Alright. Okay lang siya kasi mababa lang siya. But on buildings talaga. So, ibig sabihin medyo mabigat siya kasi kapag may, lupa. Kapag yeah. Lupa, okay. So, kapag, what do you call this, not so tall walls, uh-oh. You're okay with normal plants. Mm-mm. Pero, ano, kapag mataas talaga yung project, like there, we have to use, actually, okay to, okay para naman lupa dito. Kaya lang, the better, the lighter. Para ano siya. Pero paano yan? Hindi siya, yung lupa ba, hindi matatapon dito sa baba? Yes, that's a good part. It doesn't. So, it's so really hindi matatapon, hindi malalaglag sa ilalim yung lupa. No, it basically filters everything. That's why we wrap it. Ah, that's alright. How it works. Okay. And ayun, that's the power of the wall. Oh my God, it's so big pala. No? Yeah. Oo nga. Parang mall. Guys, oo. Parang mall. Parang may mall na. Ganyan siya. Oo, ayan na guys. So, ayan. We install at hotels, gasoline stations. Ayan. So, nice, no? Ay, wait. Oo nga, kasi yan yung makikita mo, no? Pero hindi naman siya sisikip, ano? Hindi naman, eh. Oo.
That one's 4 inches. Oh, hindi naman siya masikip, ano, pag dumaan. Yeah, technically, from the wall, it's about 4 inches lang. Mm-mm. And then, the leaves of the plant, so siguro mga another 4 inches. Ano naman siya, bushy naman siya, hindi naman siya lumalaki. Yung mga nagtatanong dyan, kung full sun yung mga halaman, yung earlier, yung first two living walls natin, hindi yun full sun yung mga halaman doon. But ito, ayan, yung ilalagay natin dito are full sun na. Ayan na. Kitang-kita nyo. Kaya lang makulimlim ngayon, oh. So, almost done na yung mga pockets. Look at that. Ayan na. Kinakabit na. Ayan. Ayan, paano yan? Umuulan ako. Yan na, nilalagyan na ng mga halaman. Ito na sila. So, ini-insert lang, no? So, ginagawa na ni Mark ng design, how it would look like. Uy, okay lang kayo? So, ito na yung mga halaman na ilalagay. Guys, so we have here Schefflera. Ano to? Lourdes. Alam mo, hindi ako masyadong familiar sa names nila dahil hindi kami masyadong into outdoor plants. Ito, this is... Parang Cucharita. Oo nga, Cucharita, no? And this one is Cucharita also. No, another type. More Schefflera. Ayan siya, guys. Nilalagyan na ng art. Ginagamitan na ni Mark ng kanyang artistic, ano... skill. So, the nice thing about this is that you can really play with the design. Parang, yeah, play with the design. Kasi, ayan, meron ng initial kanina. Sabi ko, let's try another design. Ayan, medyo tinatanggal na nila ngayon. Gagawin natin yung parang S, no? We're gonna play with curves naman. This one's more in rectangles and squares. Oo. So, but actually, maganda rin yung rectangles and squares. Diba, yun yung madali dito, ano? Tatanggalin mo lang. And then, let's say you wanted to redesign. Oo. Like, kahit every month kung gusto mo mag-redesign. Oo, kung pwede, kung gusto mo mag-redesign, pwede. So, visitors are like, ba, ganun naman? Oo. It's like an pwede. Interchange, diba? That's a good part about this. It's like Lego. Tsaka gusto ko itong mga napili mo na, ano, plants. I want to play with colors. Oo, so nga. It's more attractive. Mm-mm. Although I wanted more reds. Oo, actually yun din iniisip ko eh. Baka we can put more reds next time. Kaya sometimes it hurts the yellow-greens eh. Ah. So... Siguro dito sa baba. Or parang baka later we can also play with some... Or on the other side. Oo, siguro parang halimbawa naka-form ka ng S dyan. Then there's a spot that you can like may bilog lang like na a, red. Yeah, like parang a, one spot lang. Spot, oo. Yeah. Yung mga ano ko, halaman. Ayan, so we're going to achieve the curves. Uh-oh, we have to achieve the curve. One, two, and then four. That's done. Okay, so we changed the design to this. So, hindi ko na po naabutan kagabi ang pagtatapos nila nito because I was in series of meetings, no? Ayan, so medyo gabi na rin nung natapos. Hindi ko na nakunan. And now, this is the final look. Ayan, natapos din. Ito na. Wow, look at that. Ayan na. Ito na ang final. Take a video from here. Ayun na guys, ang ating vertical garden or living wall. Hindi ko siya makunan ng dito. Dito tayo banda. May nakaharang kasi. Ayan siya. So, ang kagandahan dito guys, this is the initial design na ginawa ni Masitera. No? Actually, I also give some input yesterday kung ano yung design. But of course, pag medyo sawakan na sa ganyang design or you think about or you want to add more plants, no? Ibang colors,
you can always redesign it kasi madali lang pong tanggalin yung halaman at palitan ng iba. Look at that. But for now, I'm happy. Diba? Ayan, no? Ganda, no? Ayun lang, guys. So, thank you so much and stay tuned for our next living wall, guys. At ito, ipapakita ko pa sa husband ko. Also, wala siya dito. So, let's see, baka meron siyang input, no? Ayun lang, guys. So, thank you so much for joining me once again. And I hope kayo po ay nag-enjoy at may natutunan. At sana nagustuhan din ninyo ang ating bagong living wall. Look at that!